Sir. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigat pa ng problema namin. Naway po, matulungan po ninyo kami dahil hindi ko na alam kung saan kami pupunta yung mga anak ko. Gusto na nilang parang wala nang pag-asa na mabuhay po sila. Nahihirapan po kami kung paano kami mabuhay. Habang nakakulong po si tatay, kumusta naman yung kapatid mo? Yun yung gusto ko malaman, Nay. Okay naman siya. Yung ate mo. Okay naman po siya. Okay siya, hindi siya naguguluhan. Kasi alam niya nasa kulungan siguro ang papa mo. Okay naman. Pero ang kapitbahay namin, ginugulo nila kami. Kapitbahay po. Tinabihan kasi siya ng kapitbahay na si Raul. Ipaparape ka namin, Papa Chop Chop. Opo. Sabi pa niya. Parang nasasaktan yung loob niya, yung binabastos siya. Pa nga yung bintana nila. Mag-asawa ka na lang. Masarap ang... Sa Ilocano, yun. Sa Ilocano ko sinabi, masarap ang... Kaya mag-asawa ka na lang, sabi. Hindi mo malingon... Parang binabastos daw siya yung Hindi mo malingon ang North East West South kapag natikman mo yun. Sabi nung... Pinagtutulungan nila po kami. Pero doon sa 9 years na nakulong si... 11 years po. 11 years pala. Sorry po. Okay. Nakulong yung papa niyo ng papa mo ng 11 years. Kumusta si ate? Okay naman siya kahit na may nambubuli sa labas. Okay naman po siya. Pero nung nakalabas siya, doon ba nakita niyo na parang doon siya mas lalong na-depress, na-stress, gano'n? No. Nag-brush siya. Bakit nagulat siya? Bakit andyan yan? Bakit yung ganyan na tinanggap? Sabi niya. Sumagot naman itong Paul na anak ko. Hindi, gusto ko lang na maayos yung ating buhay para mabuo naman tayo. Eh paano naman ako? At saka lalo na si ate mo, girlie. Sabi niya. Hindi, magbabago na yan. Kapag hindi niyo tinanggap, magwawala ako at saka ako na ang papakamatay, sabi niya. Kaya hindi po alam ni Mama kung saan siya lulugar. Yun po. Ano yung plano mo kay Papa mo? Gusto mo ba siyang mabalik sa kulungan? Kung hindi po siya magbabago po eh. Kasi pagkagalit po eh. May itak ng kutsilyo. Lagi pong ganun pag sinasabihan ko siya na dapat hindi ganyan yung anak mo, turuan mo ng magandang asal, hindi ganyan ang tatay. Lagi ko pong ganun. Huwag ka nang uminom, huwag na kayong uminom, sabi ko sa kanilang dalawa. Ikaw, nanay, gusto niyo ba siya mabalik sa kulungan? Pero yung anak gusto po, kaya lang yung anak ko, baka kami naman pagbalingan po noon. Yun, tapos tuturuan, i-brainwash. Para po kasi sa kapatid kong lalaki, maraming nagawang maganda. Yung tatay ko kasi pagka nagtatrabaho naman po, bumibili siya ng pagkain, kung anong wala po sa kusina, ganun po. Mm-hmm. Yun po, para sa kanya, nagbago na po siya ng lagay na yun. Eh, ang ayaw po kasi namin yung pagka... Kasalanan mo yan kung bakit ganyan si Ate Girlie. Ni-rape mo kasi, sikaw sumirang ng buhay niya. Kaya tayo nagkaganito. Pag ganun po, nagagalit na po siya. Pinagpapatay ko kayo mamaya, sabi mo. May pagbabanta, napapatayin kayo. Harassment. Di, tama ba yun sa tingin mo? Mali po. Kaya... Yun po yung ayaw ko. Pero sa kapatid ko kasi, pagka sinasabi namin na umalis ka na lang, ikaw na lang umalis kesa ganyan ka, sabi ko po kay Papa ang sagot po ni kapatid ko, parang wala naman po nagawang maganda daw si Papa. Magbago naman na daw po si Papa. Magbago. Sana naman daw po, ma-
appreciate namin yun. Kaya nagugulan pa kami. Pero mas san kampante yung ano mo? Ano yung gusto mong mangyari? Bakit nakapag-decide kayo magpunta dito sa akin? Gusto maging maayos lang po yung ate ko tsaka yung kapatid ko pong lalaki. Yun lang po. Yung sa tatay ko, humiwalay na lang po siya ng bahay. Pero ang sinisigaw niya, ako ang nagbahay dito, sabi niya. Tapos, kung hindi po siya magbabago, eh, siya na lang po yung lumayo. Pero, ayaw ko po kasi yung pagbabanta niya na papatayin ko kayo, ganito, ganito. Pero kay nanay, ito ko muna bago ko pala tapusin. Pero kayo nanay, ano yung lahat ng pinakamasakit na nagawa ng anak niya sa inyo? Maliban dun sa pinapasok kayo sa puwet. Pinapaso ba o sinusunog? Ano yung word mo kanina, ate? Sinunog po ng lighter habang nakaiga yung pet niya. Dito sa... Sinusunog. Tapos binato po yung lighter sa kanya. Sa kanya. Tapos yung may baldi. Baldi po na... Na pinta. May pinta. Ano ng pintura. Ganyan-ganyan. May laman po mabigat. Ibabato sa amin. Nakahiga kami. Yun po ay tuwing lasing siya. Okay. Yun po yung dinami. Pero kahit lasing ka na, hindi mo magagawa yun. Kasi na, kilala, alam mo yung... Hindi po niya alam yung ginagawa niya po pag, lasing. Pagka umaga, tatanungin niya, ano bang ginawa ko gabi? Hindi naman ako nagwala, sabi niya. Tapos hindi, pag sinabi namin na ganyan yung ginawa mo, o ganyan... Ganyan ba? Tama ba yan? Pinagsasabihan ko po siya, kawawa naman si mama, hindi na kayo naawa kay mama. Wala na kayong utang na loob, sabi ko. Sabi, natutulala po siya, ganun ba yung ginawa ko? Tapos magsusorry po. Paano kung tulala na po siya? Namatay ako doon, o isa sa atin, hindi na makakibo. Sorry nang sorry siya. O hindi ko nagagawin, hindi na. Magbago naman si Girlie, ate, sabi niya. Kagabi nag-usap po tayo na Ate Jessica. Sa mga payo ko ba, meron bang parang medyo parang na ginawaan yung isip niyo, yung puso niyo? Nakatulong malaki po. Kaya lang. Yung ate ko po kasi talaga gusto po na makausap namin, makausap niyo siya. Para maliwanagan po yung isip niyo po. Baka kung ano mangyari. Alam niyo kung ang lapit. Kasi lagi po sinasabi niya, magpapakamatay ako, magpapakamatay. Ginawa ko na ang magpakamatay, how much more ngayon na naman. Hindi ko sinasayang ang buhay ko, sabi niya. Opo. Kung ganyan din lang na walang kaayusan, sabi niya po. Kaya naghanap. Yung isip ko, nagtatrabaho ako, pero ang isip ko, nakafocus sa aking pamilya po. Sa tingin mo, yeah, makakatulong ako sa kanya pag nakausap ko siya? Mabait yun, nakakaintindi. Sinisira lang nila na sila ay abnormal. Sabi naman ng NBI, matino naman siya. Pero kung nandiyan lang yan, Nay, pinuntahan ko ni. Ang biyahe ko ka Tegram buong araw, 10 hours, 12 hours ang biyahe. Tapos sabi ko nga kay nanay, pag-pray po natin yung mapuntahan natin yung anak niyo. Pag-pray po at saka meron din pong tutulong po. Nakasabay po yan. Opo. Nay, ito pala, ate. Ito, kunin na natin yung pagkakataon na hingi tayong tulong sa mga ka-Tegram na yung panawagan niyo kay papa mo at sa asawa po niyo na siguro way na rin talaga to na yung gawin ng kung anong yung gawin ng idol, ating idol Senator Rapi Tulfo. Panahon na rin to para matutuo siya kung ano yung kung matawa po yung pansin itong video natin ni Idol Rapi sa pamamagitan ng mga ka-Tegram natin. Ka-Tegram, kasi galing po si Nanay sa Tugigaraw, dinayo tayo dito. Natapalisod pa ako. Natalisod pa si Nanay. Hirap po siya talagang maglakad. Ito po, panawagan niyo, Nay. Sir, magmamakaawa po ako sa inyo.
Ang bigat pa ng problema namin. Yung aking mga kapamilya ko po. Ginawa na namin lahat kung saan kami hihingin ng tulong po. Naway po, matulungan po ninyo kami dahil hindi ko na alam kung saan kami pupunta yung mga anak po. Gusto na nilang parang wala nang pag-asa na mabuhay po sila. Nahihirapan po kami kung paano kami mabuhay. Maraming salamat po. Si Ate. Yun lang po, matulungan kami na makaalis po sa lugar na yun. Kasi ayaw na po namin simula bata hanggang ngayon po, lagi na lang pong gulo. Hindi na po healthy, ang toxic na po masyado. Lagi na lang pong gulo. Kailangan po namin ng peace of mind, lalo na kay mama. Ako po kasi yung kasama niya pagpupunta sa kay papa nung bata kami na lagi pong away, gulo, lagi pong ganun kasi lagi pong nambababae, lasing, ganun po. Kaya alam ko po yung hirap at sakripisyo ni mama, kaya po ako nandito para tulungan po si mama kasi nahihirapan na po talaga siya. Hindi na po makatulog, kakaisip po. Yun lang po, kahit ano po, kapalit na na po nung house and lot namin doon para lang makabayad po kami sa paglipat po namin. Gusto na lang po talaga namin ng tahimik na buhay. Ayaw ko po nung matulad kay Nesca na kailangan may mamatay pa po bago po kami matulungan. Kaya, yun po. No, kasi si Ate yung talaga yung hapon mo eh, no? Yun lang po, yung peace of mind lang po talaga kasi gabi-gabi, araw-araw na lang po kahit nasa trabaho po, nag-iisip po. Nung nasa malayo po ako, lagi po ako nag-iisip na ano na kayong nangyari, sino na naman kaya ang nasaktan. Yung mga ganun po. Baka may mamatay na. Baka sa susunod isang araw, magulat na lang ako na patay na yung isa sa kanila o patay na po silang lahat. Yun po. Kahit pag ano po, ipalit na po namin yung bahay at lupa namin dun para lang makalayo na po na dun sa impyerno po na lugar na. Sana po matulungan kami po. Naawa na po kasi ako kay mama. Pero po, thank you ako sa patatagan mo, Ate. Pero gusto kong iwan sa iyo yung ating Diyos na dyan. Huwag niyong kakalimutan na nandyan po yung ating Diyos na eh. Po, sir. Lagi yung ano, yung guidance niya araw-araw. Mauna siya sa lahat ng mga desisyon, mga plano. Para makiiwas po tayo doon sa mga negative. Laging positive lang. Sabi ko nga kay nanay kagabi, huwag laging negative yung ilagay niya sa isip niya. Kasi magdudulot to ng sobrang kalungkutan sa puso, sa isip. Papa. At magbibigay siya ng mga tao na tutulong po sa inyo. Naniniwala po ako doon. Kay Sir Idol, sa ating pong kagalang-galang na minamahal na Senator Idol Rabi Tulpo, umihingi po ako ng tulong para kay Nanay Grace at saka po kay Ate Jessica na matulungan po natin sila sa kanila pong napakabigat na ano, na problema sa asawa, problema sa mga anak. Senator Idol Rafi, hoping po na kayo po at tutulungan po ninyo kami sa aming mabigat na problema na aming dinadala po ngayon na mabigat po. Sir Rafi, huwag po ninyo kaming pabayaan po. Salamat po. Sir Rafi Tulfo, sana po matulungan nyo kami bago pa may mangyaring masama sa pamilya ko po. Bago po mahuli ang lahat, marami pa po akong pangarap para sa pamilya ko po. Kung hindi man po, papasalamat pa rin po. Pero sana po tulungan nyo kami kasi naawa na po talaga ako sa ate ko. Sa pamilya ko po, lalo na po kay mama po.
Hindi na po makatulog sa gabi po sa kakaisip kung paano. Hindi na po alam kung sinong santo ang tatawagin. Sobra na po yung... Hindi man po magsabi si Mama, hindi man po siya magsalita. Pero alam ko, hirap na po si Mama. Nakikita ko po sa kanya. Si Mama lang po yung talagang inaano ko, tsaka yung ate ko po. Sana po matulungan niyo po kami.